Aries, love reading tayo ngayon. Welcome, welcome po. Tingnan natin kung sino yung parating sa iyo ngayong July. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin niyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Pwedeng lumabas ang new person or past person, kaya piliin niyo na lamang, ano? Okay, start na tayo. Give me the message for Aries. Sino yung parating sa iyo ngayong July? Or sino yung magpaparamdam sa iyo ngayong July? Excuse me po. Give me the message. Sino yung magpaparamdam sa iyo ngayong July? Or sino yung parating sa buhay mo ngayong July? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Give me the message. Sino yung parating kay Aries? Or sino yung magpaparamdam kay Aries? Or meron ka ditong 7 of speed. 8 of heart. Ace of heart. Yan. Give me the message. Sino yung parating? Meron ditong 8 of heart. Give me the message. Sino yung parating sa'yo ngayong July? Meron ditong 10 flower. Give me more information. Sino parating? Meron ditong speed. Jack of diamond. 4 of heart. Give me the message. So, nakikitaan ko dito, no? Meron ditong meron patungo sa'yo. Kung meron ka mang kadiling dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Okay, meron to masidhing nararamdaman. Yung iba sa inyo, meron kang past person dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Nafe-feel ko dito, no, gusto ng tao neto ng renewal dun sa iba. Or kung wala ka pang past person, ano, nafe-feel ko dito na gusto nito makilala ka dito. Ito rin nakita ko. Okay, kung meron ka mang kadiling dito na Virgo, Capricorn, Taurus. So, nafe-feel ko dito na marami tong naging option, okay? So, nahitaan ko rin dito, no, na nagkaroon kayo ng problema. Nafe-feel ko dito, pass. Meron pass ka rito ang patungo. Malakas yung pass person, okay? Pero ganun pa man, meron ding new beginning at new love na nakikita ko dito. Nakikitaan ko rin dito, no, na itong tao na ito, marami tong responsibilidad or pwede rin sabihin nagkaroon kayo ng responsibilidad ng tao nito. Meron ditong yung bang tipo na hindi pinagtuunan ng pansin before or hindi binigyan ng atensyon. Okay, meron ditong pangyayari na hindi binigyan ng atensyon, hindi binigyan ng oras, panahon. Okay, pero ganun pa man ano, itong tao nito, nakitaan ko dito na gusto ng tao nito makipag-collaborate sa'yo, okay? Or makipag-teamwork. Pwedeng suyuin ka, ayusin yung connection, ano. Nafe-feel ko dito na meron ditong offer na parating, okay? Meron ditong gustong kang kausapin. Meron ditong gusto na, yung bang tipo na gusto niya ikaw na magkaroon ng kaliwanagan, okay? Or mag-usap ng maayos. Gusto nito na, yung bang tipo na magsama, okay? Ito rin nafe-feel ko dito. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko din dito. Meron ka ditong tao na Gemini, Aquarius, and Libra. Yung iba, meron ka ditong person na Gemini, Aquarius, and Libra. Or pwede rin sabihin na meron ditong bagong pag-ibig dun sa iba. Ito rin nafe-feel ko. Kung meron ka mang kilala dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, meron dito nagkakaroon ng interest sa'yo. Okay? Ito rin nakita ko. Merong new love na papasok sa buhay mo. Pero nafe-feel ko dito, no? Nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na ano ka pa eh? Kumbaga nakatuon ka sa ibang priority. Ito rin nafe-feel ko. Pwede rin sa stability mo, sa financial mo, dun ka nakatuon. Kasi nakikita ko dito, marami kang responsibilidad or pwede rin sabihin, meron kang inaako. Ito rin nakikita ko. Then nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, meron ditong inabandon na, okay? Yung iba, no, hindi halos lahat. Nakaranas ka dito ng abandon na. Hindi nagparamdam, okay? Pero ganun pa man, ano, nakikita ko dito yung pagbabaliwala. Okay, meron ditong binaliwala. Or pwede rin sabihin ikaw binaliwala ka dito before. Or nararanasan mo to ngayon.
meron ditong pambabaliwala, or pwede rin binabaliwala mo to. May nagpaparamdam na sa'yo dito, pero binabaliwala mo to. Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan pa natin dito, no? Give me the message. So, meron ako nakikita ditong parating sa'yo, like Scorpio, Cancer, and Pisces. And Virgo, Capricorn, Taurus. Meron kang past person na Virgo, Capricorn, Taurus. Nakikitaan ko dito na gusto nito ng collaborate. Collaboration na yan. Gusto nito ng pakikipagkasundo, pakikipag-ayos, okay? So, meron pong offer na gagawin sa'yo. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na marami kang option, okay? Sino yung parating? Sino yung parating sa'yo? Give me more information. Sino yung parating ngayon July? Or magparamdam ngayon July? Give me the message. Sino yung magpaparamdam sa'yo ngayon July? Wait na, may nahulog. Oh, meron nag-iisip dito. Ayan. Ito nahulog to, cassette. So, meron nag-iisip dito. Nag-overthinking siya sa'yo, okay? Kumbaga, ano yung mga pinag-usapan nyo, nire-replay ng tao na ito. Kumbaga, binabalik tanong niya yung mga nangyari or yung pag-uusap niya dito. So, itong tao na ito, pilit na pumapasok sa kanyang kaisipan lahat ng mga naganap sa inyo, okay? Ito lang yung nakita ko. I think past person mo to nag-iisip sa'yo. Give me the message. Sino yung parating sa'yo? Or magpaparamdam sa'yo ngayon July? So, nakikitaan ko din dito, no, na marami kang natutunan sa connection na to. Ito rin nakikita ko, no. So, ikaw, nakatuon ka sa panibagong yugto ng buhay mo. Nakatuon ka ngayon sa paglago mo, okay? Individual. Nafe-feel ko dito na mas nakatuon ka sa priority mo, sa stability mo, sa financial mo, at sa self-love mo, okay? Pero ganun pa man, ano, pinagpiprepare ko dito. Kasi meron ditong magaganap na pagkikita. Ito rin nakikita ko. Kumbaga, itong mga nangyari sa iyo before, ano, or kung ano man yung nangyari sa past mo, naitaan ko dito, marami kang natutunan dito, okay? Yung tipo na marami kang naging aral dito, kung bakit nagiging kang matured, okay? So, nafe-feel ko dito yung paglago mo eh, paglawak ng kaalaman mo, okay? Ayan. So, meron ditong nag-healing or pwede rin sabihin, meron ditong kailangan pa ng oras. Pwede ikaw, kailangan mo pa ng oras, panahon para sa sarili mo kasi meron ditong nag-heal. At yung pag-heal niya dito, nagpo-progress. So, okay? Yung ba tipo na unti-unti na siya nag-heal sa kanyang nakaraan, sa experience niya, natatapos niya na yung cycle, ganun. Ganun yung energy dito, okay? Kumbaga natatapos na yung cycle. Ay, cycle. Pasensya na, utal ako. Give me the message, yun na pa yung mensahe. Oh, date. Meeting someone new, okay? Meron ditong meeting someone new. So, nakikita ko dito, meron din dito new person. I think dalawang tao yung darating sa buhay mo. So, mamimili ka dito kung alin dito, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong dalawang tao na pupunta sa buhay mo. May magpaparamdam at meron ditong kikilalanin ka. Ayan, give me my information. Ayan, tumasik to. So, ikaw ngayon dito, no, nakikitaan ko nakapokus ka sa sarili mo. Sa pagpapahalaga sa sarili mo, okay? Na-appreciate mo na yung sarili mo. So, meron ditong breakup separation. So, at meron din ditong ex, okay? Yung nangyari. Kumbaga, no, in-stop mo muna yung pattern, yung paulit-ulit na maybe on and off kayo, on and off. So, ikaw, nakikitaan ko dito na in-stop. Meron ditong inabandon na. So, ngayon sa pag-abandon na dito, no, nakikitaan ko dito na binago mo yung sarili mo. Kumbaga, nasa healing process ka, unti-unti mo na-appreciate mo na yung sarili mo. Inaaral mo yung iyong mga, kumbaga no, yung parang shadow work, inaayos mo yung sarili mo dito, okay, kung ano yung mga dapat itama, ganun. Kumbaga nakafocus ka sa sarili mo, maybe nag-iisip ka dito na may baguhin sa sarili mo, ganun. Ito yung napipil ko sa'yo. Give me the message, ano pa yung mensahe. So, ano pa yung parating? Wedding ring. So, yung iba naman sa inyo, meron dito ikakasal. Pwede rin sabihin yung past person mo, no, tumungo sa'yo dito. Kasi nakikita ko dito, matagumpay na siya dito eh. May pera na to. So, nabifil ko dito, meron tong offer. Pwede ito yung i-offer niya. Okay, kasal. Or pwede rin sabihin, pang walang hanggan. Or pwede rin sabihin, ikaw na talaga para sa kanya. Mga ganun ba? Parang, maybe nag-iisip-isip na to. Ganyan.
gusto nitong magkita, nararamdaman niya na merong soul connection kayo, ganun. Okay? Give me the message, ano po yung mensahe. Addiction. So, meron dito na ako dependent, okay? May obsessed. Or pwede rin sabihin na walang paglago, okay? May pagka-controlling. Meron kang person na controlling. Or pwede rin sabihin na mayroong blockage, okay? Meron ditong naka-block. Kaya nito rin nakikita ko, meron ditong involved na addiction sa connection na to, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Oh, tumalsik to. So, meron ditong coffee cup. So, nakikita ko dito, meron dito makikipag-usap sa'yo, okay? Kumbaga, gusto ng person mo dito na magsimula muli kayo sa pagkakaibigan or kukunin muli nito yung loob mo, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito, meron ka ding mangimit na bago. Gusto ka ding makausap ng tao nito, makilala ka. Ito rin nakikita ko, meron ditong gusto kang i-date. Give me the message, ano pa yung mensahe? Kumbaga, gusto nitong kilalanin ka, ayan. Self-indulgence. So, yun mo, dalawang biases na lumabas ang self-indulgence. Nakapokus ka talaga sa sarili mo. Once na nakapokus ka sa sarili mo, sa pag-develop sa sarili mo, okay, dun ka lang nakatuon eh. So, nakita ko dito, meron ka mga na-attract na new love, okay? Kasi pinapahalaga mo yung sarili mo, nagiging kang maingat sa sarili mo. Ito na yung nakikita ko. Kumbaga, naaaral mo ulit ma-appreciate yung sarili mo. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Confirmation, ano, marami sa inyo inaayos ang sarili. Nakapokus siya sa kanyang sarili. Heartbroken. So, nasaktan ka. Talaga nasaktan ka ng sobra dito sa breakup separation. Confirmation sa ex, okay? Ayan, may nasaktan dito. Feeling loss, okay? Kumbaga, may pagluluksa. Pwedeng naranasan mo to yung experience na sobrang bigat, okay? Na yung pagkakahiwalay niya dito, sobrang kang bagsak talaga na sobrang sakit, okay? Sobrang anlalim ng pinaghuhugutan ng sakit na hanggang sa point na nasa healing process ka na binubuo mo muli yung sarili mo dito. Okay, so meron dito tumitingin ang larawan mo, okay? Pero meron nagmamasid sa larawan mo, may tumitingin. Gusto nito magsimula muli kayo. So I think mayroon ka ditong person na gustong bumalik muli sa buhay mo, okay? Miss ka na niya, yung iba sa inyo, miss na, okay? So ito na magkaroon kayo ng panibagong pagsasama, ayan, new memories. Tingnan pa natin dito. Sino pa yung parating, okay? Kasi nakikita ko dito, meron ka talagang past na hindi pa nakaka-moving on. Yung matipo, maybe before, ikaw yung hindi maka-moving on. Pero nakikita ko dito na mas nakapokus ka na sa sarili mo. Okay? So ngayon, itong tao mo, namimiss ka. Pwedeng malaki na yung pinagbabago mo. Nakikita ka nito sa social media. Tinitingnan yung larawan mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Tumalsik to. Heart to heart. Ayan, pasensya na. Heart to heart conversation. So, nakikita ko dito meron makikipag-usap sa'yo. Gusto nito na magkaroon kayo ng tapat na usapan. Kumbaga, ilabas yung parehong nararamdaman. Okay? Mag-usap ng maayos. Gusto ng tao nito ng ganun. So, nakifeel ko dito na gusto nitong ayusin yung connection. Okay? Gusto nitong masolo ka. Ayan. Magkaroon kayo ng talagang malalim na usapan. So, nakifeel ko dito may magsusorry. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Malakas yung ex. Retreat. So, nakitaan ko dito. Nagkaroon kayo dito ng disconnect sa isa't isa. Okay? Meron dito, kumbaga no, gumawa ng paraan si universe kung bakit pinagkahiwalay dito. Okay, pwede rin meron ditong nasa ibang bansa. Ito yung naging dahilan kung bakit nagkalayo kayo dito or nag-disconnect ang connection nyo. Pero ganun po man, napifeel ko dito na may right time, okay? Pwede rin sabihin hinubog ka ng pagkakalayo nyo. At ganun din tong tao na to, no? Pareho kayong hinubog ng panahon. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Tumalsik to.
So, meron dito engagement. O, dalawang beses talaga may ikakasal dito. Okay? Ngayon, dalawang beses na lumabas. Once na minamahal mo yung sarili mo, kasi dalawa din lumabas na self-indulgement, ano, indulgence pala, sorry. Dalawang lumabas yung indulgence, tapos dalawa din lumabas na heartbroken. So, meron ditong na sobrang nasaktan. Then, dalawa din lumabas tong may ikakasal, okay? So, nakita ko dito, meron dito magiging masaya yung commitment. Meron papasok muli sa buhay mo. Or pwede rin sabihin new person, meron dito mag-offer sa'yo ng engagement, wedding, okay? Kung to, ito lang yung nakikita ko, meron dito magpapahayag ng kanyang nararamdaman. So, yung isa dito, may offer ng wedding. Ayan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Sino yung parating sa'yo? Getting to know, oh, getting to know each other. So, I think new person naman itong papasok sa buhay mo. Kikilalanin ka nito, okay? So, nakikita ko dito na yung inyong pakikipag-usap dito ay depende kung paano mo ito ikakaharapan ng, or pwede rin sabihin na yung pag-uusap nyo dito ay kung paano ka nito i-approach, okay? Kung maayos ba, okay? Kasi napifeel ko dito masyado kang grounded. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Last. Sino yung parating sa buhay mo? Ayan. Finance and career. Nakafocus ka talaga sa yung financial. Ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, ano, nakafocus sa financial, sa paglago niya. Doon ka nakatuon. The more na dyan ka nakatuon, ano, nakikitaan ko dito na mas lalo kang nagiging attractive sa paningin ng tao. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.